Pare ko. Ah. Kinagat ako. Teka lang, teka lang. Shh. Ah. Shh. Ah. Shh. Hey, hey, hey. Kamusta na po mga kamailo? Andito na naman po ang inyong dog trainer Tristan Huertas. Welcome po sa Milo and Friends Dog Training School. Meron po tayo ditong bagong aso. Ito po ang estudyante natin, si Milo, isang corgi. Na-train po itong asong to dahil aggressive. Aggressive daw siya kapag nakita ng bola, nakita ng bata, at kung ano-ano pa. Ayan guys, oh. So guys, para alam nyo mga kamailo ko, ha, alam nyo ba ang body harness? Inimbento po yung body harness para humatak, para sa pooling. Tingnan nyo ang hatak ko. Oh. Di ba? Oh, malakas humatak, di ba? Oh. So inayaan lang natin siya mga kamailo, ha. Ito rin yung pinangako ko sa dog owner na sana pakita niya yung bad behavior niya. Tingnan nyo ang gulo, oh. Oh. Ganyan siya, oh. Dribble ka lang, be, ha? Dribble ka lang. Oh, naglalaway na siya sa gigil niya, ha? Okay, so ngayon, i-correct na natin, guys, ha? Kaya maganda magpa-train dito sa Milo and Friends Dog Training School natin, no? Ayan, eh. Kasi open community po kami. Tingnan niyo yung paligid namin, no? Kesa sa ibang lugar na tahimik, maayos, maganda, mas maganda magpa-train ng aso sa magulong lugar. Aray ko! Ah! Mga kamailo, hindi lang po kita dun sa video, nakagat talaga ako ng aso, kaya nabitawan ko yung tali. Ayan po yun kagat sa akin. Kinagat ako. Teka lang, teka lang. Shh. Ah, shh. Hey, hey, hey. So, ito na nga guys. Problema natin, nakadisgrasya na nga tong asong to. Pansamantalang po muna nating hininto yung training ni Milo the Corgi para madala kagad natin yung bata sa ospital at mapa-injection na ng anti-rabies. Dito tayo sa may Antipolo bayan. Medyo malayo sa amin to, ah. Kaya inaasikaso ko yung bata na nakagat. At sa wakas mga kamailo, na-injection na niya si Cyrus, yung nakagat ni Milo the Corgi. Admittedly mga kamailo, may pagkakamali po talaga tayo, kaya humingi talaga tayo ng sorry sa magulang ni Cyrus at syempre kay Cyrus. Aksidente po talaga yung nangyari at hindi po natin ginusto yun. Pasensya na po at maraming maraming salamat po. Ang problema dito, kahit ikaw yung may hawak ng bola, hindi na bola yung punterya niya, kundi yung tao. Okay? So hindi ko tinitingnan yung aso as masama. Yun lang yung ugali niya na pangit na kailangan natin makontrol, no? Okay? Ayan, no? Nahawakan ko nga. Kakagat niya lang sa akin kanina, ha? Ayan. Hindi kagat niya sa akin kanina. Meron tayo ditong bola, mga kamailo. Papakita ko sa inyo na ngayon, kahit nagdi-dribble ako, okay na siya. Ayan. Very good. Tayo ngayon yung magpapasurrender sa kanya. Down. Yan. Dapat ganyan. Mag-lie down siya. Ipakita niya yung submissive posture sa atin habang nagdi-dribble tayo. Tapos tigil. Very good. Tingnan niyo ito. Tuloy-tuloy dribble. Down. Very good. Ayan. Mas maganda yan. Nag-show ng belly pa yung aso. Oh, saan kayo makakita ngayon guys ng sa aggressive dog na magla-lie down na katulad niyan? Malayo sa kanina, di ba? Nice one. So dito guys, rehabilitation po ang ginagawa natin, ha. Hindi lang po basta dog training to. Rehabilitation mga kamailo. Alam nyo kaya ginagawa ko to guys. So kasing matapos yung araw na okay kami nung aso. Okay yung aso na control ko. Hey. Very good. Pag nag-hey ako, nagla-lie down na siya, no. Very good. Nagsasubmit na siya sa atin, ha. Yung aso guys, hindi natatakot sa akin, ha. Nagbibigay respeto yan. Kaya nagkaganto siya kasi pakiramdam niya siya yung boss. Wala siyang respeto sa mga humahawak sa kanya. Mga kamailo ko, kahit ganito lang yung magawa natin dito kay Milo ngayong araw, malaking bagay na to. Last one, ha. Papunta ako doon, tapos babalik tayo dito. Okay na tayo. Very good. All right. Nice one. Maraming maraming salamat po sa lahat ng kamailo natin na sumusuporta sa ating mga ginagawang serbisyo. Maraming maraming salamat po. God bless you guys.